Hazelberry Cafe. O, mahuhulaan nyo ba kung sinong may-ari ng lugar na ito? Siya ay isang multi-awarded actress, singer, at negosyante. Kapatid, nanay, anak, at maraming-maraming iba pa. Pero marami pa rin daw kaganapan sa buhay ni Aramina. Magandang araw! Yay! Ayan, nahuli rin natin siya. Sobrang busy. Siya ang original lagarista. Idol kita eh. Oo nga. Nagmana. Malalaman ninyo, ang dami naming pagkakatulad ni Ara. Dito lang sa aming kwentuhan, kaya huwag kayong mawawala. Dito pa rin, exclusive sa Corina Interviews. Handa ka na ba? Handa na. Kahapon pa. And Aramina is in the house! We are in her cafe at para akong ginugutom pero mamaya na tayo kumain. Yes. Kasi parang marami nakakaalam na besides being artista, ikaw rin ay negosyante. Yes, negosyante sa all aspects. All di ba, no? Parang all around. All around. Dala ba yun ang pagiging ate mo? Siguro. Oo. Kasi parang ano eh, dahil may pinag-aral din akong kapatid nung humina yung business ng father ko. Tapos, ako na nag-tuition sa sarili ko. And I decided na, why not mag-business ako? Ang dami din ako sinubukan ng business. Where were you born? Manila na? Manila. Oo. Sa ano, Mandaluyong, yung Lourdes Hospital. I grew up in Marikina. Ah, okay. Marikina, Santolan, Pasig, yun. So, kayong magkakapatid ay Siam? Siam, oo. Paano naman naging Siam? Totoo ba? Father's side, mother's side. Ah, fathers and mothers. Yes, yours, mine, and ours. Yes, yes. I see. So, okay. Six sa mother ko. Oo. And three sa father ko. And panganay ka? Yes. Wow. Mm-mm. How's that like? Ang hirap. Alam mo, ano rin ako eh. Are you eldest ba? I'm practically the eldest kasi lahat sila lalaki. Ha? And ako lang ang girl. Hindi ko ma-imagine because ako, apat lang sila. Mm-mm. Pero four is enough. Paano yung Siam na pinapastol mo? Ah, nako. Maraming ano yan, maraming, hindi naman struggle. Pero kunwari, pag mag-aaway itong dalawa, alam mo yung minsan gagawa ko ng paraan para mapagbati siya. Kasi kunwari, birthday ng may okasyon, ganito, hindi atin yung isa pag andun yung isa. Tapos, sobrang happy lang ako kasi nung wedding ko, present silang lahat. Ah, wow! Yes, okay. kahit hindi sila okay. Tingin mo, Ara, nasa DNA mo na yon. Kasi kung minsan merong mga kapatid na siya, yun talaga ang tumatayo para sa lahat. Yes, it so happened, yun nga, panganay ako. Pero ako rin yung ano eh, at takbuhan ng lahat. Mm-hmm. So parang yun na ang naging peg mo sa buong yun pamilya. Yun na naging peg ko, parang second mom. Yes. Mm-hmm. Talking about mom, so your mom was a single mom. Single mom na siya. Single mom. Kasi maliit pa lang ako, nag-iwalay na sila ng stepdad ko. Oo. Mm-hmm. So pero yung biological dad mo, kailan ito naging issue sa'yo personally? Yung tipong nagtatanong ka na, parang bakit ganito, bakit ganon? Nung mga siguro, mga 7, 8, 9, 10, pag nagre-reunion kami, ako lang yung straight hair, ako lang yung iba yung built ng katawan ko, yung mabalakangin, na maganyan. So sila mga petite. Tapos parang, pag makikita mo yung picture, parang iba talaga yung itsura ko. Kahit tignan nung iba. Talaga? Ganun ka palang kabata? Napapansin mo na yung iba yung itsura mo sa yes. mga kapatid mo? Oo, tapos nag-away yung mommy at daddy ko. Sabi niya, hindi ko naman anak yung si Hazel eh. Anak ni Chuck yan. Siyempre, yung bata ako, mali ko ba sinong Chuck? Ah, naririnig mo? Naririnig ko. Chismosa ako eh. Marites ako. Nakaganan ako sa pinto. Oh, oo, okay. Eh, siyempre, nung time na yun, wala naman akong kilalang Chuck. Eh, baka kung ano na yung pinag-aawayan nila. Oh, okay. Yung ganun. That was sloppy.
Yeah. Naririnig mo. Oo. Di ba? Siguro hindi nila alam nandun ka, no? Yes, di ba? Mga bata naman, kaya dapat careful tayo eh. Pag may anak ka, di ba? Pag nag-aaway, dapat tayo eh. Ay, naririnig nila lahat. Naririnig nila talaga. Nagtatanong talaga sila, why are you mad? Di ba? Di ba? Yes, yes. Yun. So may konti kang confusion. May konti ang confusion na hindi ko mawari, hindi ko pa ma-figure out. Mm-mm. Na parang tas iba nga yung ano, ang tangkad ko. Okay. Tapos yung mga kapatid ko, mga pinsan ko, hindi ganun kakatangkad. Okay. Para akong, feeling ko, ano ba ako, kapre ba ako? Pero wala ka namang naging issues with your stepdad? Wala. Ah, wala. Sobrang, ano siya, mapagmahal, pati pag-aaral namin, binigay. Even, kasi nasa buy and sell siya ng car eh. Every week, iba-ibang kotse namin. Siyempre, pag nabenta na yung kotse. Yes. Oo. Ganon. Ah, tapos, okay. Ano naman, kumakain naman kami ng 3 beses sa isang araw. Right. Oo. Oh, sustentado kami. Okay. So, it was fine. It was a normal family life. Yes, normal family life. Paano mo naman naisip ang maging artista? Kasi yung... Ang bata mo pa noon. Ang bata pa, sobra. Oh. Kasi, ang mami ko, napapanood ko sa Channel 9. Alam mo yung mga pelikula doon nung araw, mga black and white pa. Mm-hmm. Oh, mami mo yan, mami mo yan. So, nag-artista po siya before. Okay. Venus Imperial, ang kanyang screen name. Nakagawa siyang movie with Dolphy, FPJ, Era Pestrada. Ah, wow. Oh. But before siya maging artista, naging mutiya siya ng Pasig 1967. Ang mga premyo noon, may mga 2-year movie contract. So, kaya siya napasama sa ano pelikula. And then, may mga commercials. Siya yung Eskinol Girl. Pinakaunang Eskinol Girl. Ah, okay. Bago si... Maganda si Mommy. Ninang Vilma, may isa pata siya. Ganon. So, nagmana ka pala kay Mother ng kagandahan. Kasi ano siya, half German. Ah, so, lolo ko is German, pure. Oh, pure I German. See. Clank. Clank? Clank. So, kaya nga nagkaroon ako dati ng show noon eh, na super clank, superhero ako. Doon kinuha yung clank. Okay, so is that part of your name now? I mean, before you got married, that was your middle name? No, sa mga kapatid ko. Kasi hindi pa niya na-discover yung tatay niya. Kaya ang gamit ko eh, Pascual. Ah, I see. So, nung na-discover na niya, lumabas sa birth certificate, Pascual. So, mga ibang kapatid ko, Clank. I see. Yeah, kaya okay. Ano eh, ang gulo ng... Sanga-sanga, ha? Sanga-sanga. I'm getting confused. Okay, doon na lang tayo sa'yo. Correct. Di ba yung sa'yo na lang ang isolve natin ang mystery? Yes, yes. Okay, ang mystery ay... Sino ba talaga ang father? Mm-hmm. This was a big deal. Yes. Many years ago in showbiz. Many years. Nasa TV Patrol pa ako noon. Oh. Diba? Ano yan? Lumalabas parati sa showbiz balita, yes, right? Yes, okay, so the search for the biological father. But was it an issue for you nung naging real issue ba siya? Bago natisod mo siya, issue ba sa'yo yun? Hindi naman sinasadya na gano'n ang maramdaman ko, na parang may lukso ng dugo nung na-meet ko siya. Oo. Tapos, yun nga, yung lumalaki ako, parang may confusion na iba itsura ko. Oo. At naririnig ko nag-aaway. So, okay. Syempre, naging issue nung ano, parang nagulang tangang... madlang people. Correct, correct. Mm. Pero bago ang discovery ng mystery, eto na, nag-artista muna siya. Yes, at yun nga ang iyong path, di ba? Kasi artista din ang nanay. Mm-mm. So, ano naman ito nabalitaan namin? Na sa unang audition po niya, siya ay hinimatay. Totoo. At bakit merong himatay episode sa Talambuhay ni Aramina? Ito yung nag-audition ka sa ABS-CBN? Yes. You were 14? I was 14 para sa Ang TV. Okay. Eh, sobrang sikat no ng Ang TV. Ang daming gusto mag-audition. So, nung nag-announce sila ng audition, isa ako sa pumila. Okay. As in, talagang, ayun, parang siguro na wala na ako ng oxygen or sobrang init talaga. Siksikan. As in, talagang hindi ka makingang, init-init. Eh, gusto ko talaga mag-audition. Tapos, yun, parang nawala na ako ng malay. Pagising ko, nasa loob na ako ng studio. Tapos okay. Ang nagigising sa akin si Mr. M. Ay, si Johnny Manahan mismo. Si Direk Johnny talaga, Manahan. Talaga, pinapaypayang kang ganyan. Sabi niya, are you okay? Oh. Tapos pag
Tapos, yes po. Pag ganun, pinapila na ako. So, nakaparang... Pila pa rin! Circle kami. Naka-circle. Oh, 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 may nameplate na. Oh, oh. Tapos, nakaganun lang yung camera. Parang 360... Tini 360 lang para makita yung mga ano namin, itsura namin sa camera. Oh, 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 oh. Pero after that, nakita ko mini-launch na sila. Nasad ako. You mean right then and there, pipili na sila at i-announce nila? Hindi, tatawagan daw. Ah, tatawagan, tatawagan daw. Tatawagan. Hindi ako naka-receive ng tawag kahit ano. Tapos nag-open ng audition sa Dats Entertainment. Okay. Kaya doon naman ako nag-audition. Audition queen. Audition queen ako. Okay. Pati commercials. Oo. Pati commercials, nag-BVTR ako, nag-audition ako. Parang maaga pa lang sa buhay mo, parang nalaman mo na yung work ethic na yon na, I mean, if you don't try, yes, you might not get it. Yes, yes. Diba? Mm-mm. So I guess you have to keep trying, ganun. Yeah, kaya nga naging motto ko yun eh, try and try until you succeed. So motto ko yun nung elementary pa lang hanggang ngayon. Also, nasa dots na siya. Mm-mm. Wala pang isang taon o isang taon pa lang, eto na ang naging, na-solve na niya ang mystery. Ang mystery ng tatay na nawawala. Mm-mm. At large. At large. Wanted, nawawalang uh-oh tatay. Okay, so sa isang kampanya, sa mm-mm politika, performance kayo. Yes. And then, anong nangyari? Nung 15 years old ako, nasa Dats Entertainment ako, na-invite ako mag-campaign para kumanta sa mga politiko na nag-ano. And isa sa hinata ko para kantahan, tatay ko, hindi ko alam. Ah. As in, para siyang pampelikula. So, namili ka sa audience? Yes, namili ako sa audience. Na hindi ko naman sila kilala eh, kung sino yung mga nandun. Na-invite lang ako ng kaibigan namin, tumatakbong counselor, mm-hmm, which is kasama namin sa Dats. Naalala ko pang kinanta ko noon sa kanya, maging sino ka man. Aba, akma. Yes, as in, parang pelikula. Then after ko siya kantahan, sabi nung kasama namin, alam mo, tinitignan ko kayo para kayo mag-ama. Totoo? Yes. Pero teka muna, hindi mo siya kilala, pero siya ba kilala kanya? Hindi niya rin ako kilala. No way! Yes, yes. Really? Hindi niya kilala. Yeah. Talagang estranged, talagang from the beginning. Yes. Hindi na kayo nagkakilalanan. Hindi. Okay. So, nung after nung kanta, sabi ko, salamat po. Tapos, dun yung nag-flashback sa akin yung mommy ko. Kasi Chuck, narinig ko Chuck. Ang pangalan ng politician, Chuck. Oh, tapos sinabi sa akin nung kasama namin para kayong mag-ama. So naglakas loob ako, kilala niyo po mami ko. Sabi mo? Sabi ko, si Francis Marie, ako po yung panganay niyang anak. Tapos sabi niya, ay oo, kilala ko siya. Sabi niya? Kamusta mo ako sa kanya? Parang, ay sige po, kakamusta ko po kayo. Tapos pag uwi ko, parang excited akong kausap siya. Kasi bago kami umuwi, pagtingin ko sa kanya, bigla siyang titingin sa akin. Tapos, pag siya naman ang nakatingin sa akin, bigla akong titingin sa kanya. Tapos, parang sobrang excited ako. Yung pala yung feeling ng lukso ng dugo. Tapos, pag uwi ko, Mami, may kinampain ako. Tsaka ang pangalan niya. Sabi nila, ano daw kami, para daw kami mag-ama. Sabi, Mami ko, nagdabog na. Oh. Siyempre, 15 ako. Wala ka ng alam. Ay, sukat ba naman sabihin ng daddy mo, yan ang tatay mo. Gano'n na. E di naglalo ko nagduda. Magkakilala pala sila. Oo. Yun, so... Oh, so hindi niya inamin ka agad sa'yo? Hindi. Ang sinasabi lang niya, kamukha mo lang siya. Oo, kamukha mo lang siya. Kasi nga pinag-aawayan namin nung maliit ka pa. Parang gano'n. Parang pinaglihi. Pinaglihi, yes. Okay. Tapos... Basta every time nakakita ako ng poster niya, kasi may foundation siya eh, excited ako. Kahit nasa hotel kami, nakita ko siya, nagsisigaw ako, nagtatalon ako. Eh, artista na ako nun. Uy, sabi niya, ano ka ba? Eh, hindi ko siya naabutan. So, yun, parang 15 years old ko siya na-meet, 21 years old ko na-confirm. What? Yes. 15 na meet, 21 lang na-confirm. Yes. Anong nangyari sa pagitan nung 15 to 21? Wala. Parang pakiramdam ko siya yung tatay ko. Ah. Pero wala akong way. Wala akong kung paano siya makontakt. And then,
lahat ng mga naging leading man ko, kilala niyo ba 'to? Kilala niyo ba 'to? Kasi nga politician eh. Lahat sila tinanong ko. And isa si Bong Revilla, gumawa ng paraan. Yung brother niya, si Marlon, Kuya Marlon, meron silang common na kakilala. Nag-set ng date para mag-meet kami. Yes. So ito na yung 21 ka? 21, yes. Okay. O ano nangyari sa meeting na yun? Nangyari yung meeting? Nangyari yung meeting, nakakatawa. O ano nangyari? May dala-dala akong pictures. Pictures nino? Ng mga pamilya ko. Okay. Mga kapatid ko. Oo. Hello po. Gusto ko lang po, kamusta po kayo? Ito po yung ano, gusto ko lang po kasi may tatanungin po ako sa inyo. Ito po yung picture namin magkakapatid. Kasi po, iba po yung itsura ko sa kanilang lahat. As in talagang parang bata na... tapos nakinamit ko po kayo nung kinampaign ko kayo. Magkamukha daw tayo. Sabi niya, oo nga eh. Pero sabi nga niya, mami ko lang makakapag-confirm. Nakikita ko yung mukha ko sa kanya. Yung shape ng face. Yung the way he talks. Correct. Tapos, ang ginawa ko, sinurprise ko si dad sa mami ko. So, after 21 years, doon sila nagkita. First time? Hindi nung araw na yon. Nag-set ako doon sa birthday ng mami ko. Sabi ko, kasi kumuha ako ng parang sweet room sa hotel, kaming family. And then, pinapunta ko doon si Chuck. Yung mami ko, pagkita kay Chuck, after 21 years, yung takip ng pizza, ginanon niya sa mukha niya. Bakit mo sinama si Chuck? Bakit mo sinama si Chuck? Ganon. Tapos, mami, ayaw mo noon para mag-usap kayo. Bakit naman kasi sinurprise mo yung mami mo? Kasi, pag hindi ko sinurprise, hindi papayan. Hindi mangyayari. Oo. Mm-mm. So, doon ko na na-confirm, nag-usap na. Parang happy ending naman kahit paano. Happy ending. Happy ending naman yun. And then, present sila lahat sa kasal namin. Yun yung dream ko eh. Yung magkasama yung Daddy Romy ko, Dad Chuck ko, and my mom. Right. Mm. From that, parang nataguyod ka na bilang talagang award-winning actress. Mm-hmm. But what was that journey like? Mahirap ba sa showbiz? Yung journey mo na from that, ayun na. Eh, syempre, may hubog ang katawan, the sexy star, di ba? Hindi kaya ako nag-sexy kasi hindi ako napapansin, lagi akong support. Parang lagi ako nasa background. So, sabi ko, mag-sexy nga ako para mapansin ako. Kasi ang daming teeny boppers nun eh. Ang daming sikat nun na wholesome. Sabi ko, ayun, so nagulantang yung tao. Oo. Edi napansin ako. So ngayon, hanggang pagpapasexy ka lang. So hanggang nabigyan tayo ng project na nabigyan ako ng award. Ayun. Ano naman yung pelikulang yun? Mano po. Lahat na lang inako mo. Lahat na lang ikaw. Mano po. Yes. Ayun. So I'm sure favorite mo yun. Yes, favorite ko. Kasi ang ganda rin ng story eh. Mga big stars ang kasama ko. So, pero maliban sa drama, napunta ka na rin sa iba-iba, di ba? Comedy. Sa Bubble Gang. Magtagal mo sa 10 Bubble Gang. 10 years ako sa Bubble Gang. Doon ako nagdalaga. Pero kumakanta ka ba talaga? Kumakanta ako, pero I cannot say na super yung belter ako. Na-develop na lang. Kasi uso noon, pag may pelikula ka, ganyan, kailangan gumawa ka rin ng album. So, nakadalawa akong album sa Star Records, which is Star Music na siya ngayon. And yung boses ko, hindi naman talaga ganun eh. Nangyari lang, binabantayan ako ni Miss Charo Santos noon. Sabi niya, dapat ang pag-record mo soft lang. So, kasi ang pag-record ko ng ay, pag-ibig. Yung parang wala lang. Uh-oh. Tapos, sabi niya, can you make it soft? Ay, pag-ibig. Nakabantay sila sa akin noon, nung nire-record niya. What? Ganun ba ka-hands-on? Yes. Sila Charo noon? Nagulat ako, nandun si Miss Charo. Mm-mm. Kasi kakalipat ko lang sa Channel 2 noon. Noong time na yun. Okay. So, nakabuti naman. Mas maganda lumabas. Naging Gold Record Award siya. Wow!
Tapos, nasundan ng second album, yung Oops, Teka Lang, Huwag Muna Dyan. Oh. Yung naging theme song ng pelikula ni Robin, including Barreto. Ano yung feeling na, syempre, minamaliit ka dati dahil nagpa-sexy-sexy. Alam mo, hindi lahat ng mga nag-sexy nakatalon, ha? Hindi ba? Kung minsan gusto nila... Ang tawag sa akin nun, ham actress. Hindi ko alam, ba't ham actress? Sabi kasi hanggang pagpapasexy lang ako. Oo. Ganun. Until naging multi-awarded. Oo. Pero meron akong feeling kung ano ang favorite award mo. Ano? Eh di, yung tinalo mo si Vilma Santos and Maricel Soriano. Ay, grabe. Yun ang hindi ko wow, kasi... Wow, yun ah. Hindi ko kasi expected talaga. Anong pelikula nga ba yun? Mano po. Okay, susuko, Ama. Ito ang malaking laban niyo. Naalala ko yun, yung parang sasabog yung dibdib ko. Ganun talaga. Grabe yung pug-pug-pug-pug-pug. Talagang ganun. Talaga? Kasi hindi ko naman ine-expect. Manominate lang ako, masaya na ako. Right. Na kahilera mo, mga grabe. Oo. Mga magagaling yung kahilera. Siguro parang bumuhos yung swerte nung taong yun, ano? O nung mga panahon sobra na yun? Sobra po. Kasi nung 2002, yun yung first award ko, Metro Manila Film Festival. Uh-huh. 2003, nagkaroon ng tatlong best actress sa Huling Birhen sa Lupa. Mm. Manila Film Festival, nanalo rin akong best actress. Ah, tapos wow. Tapos nasundan pa po. Tas, maganda talaga yung pagkakaganap mo siguro talaga. Medyo madugo rin po yung, ano, yung mas maraming award, yung Huling Birhen. Oo. Tapos, 2004, dalawang best supporting actress sa Minsan Pa. Parang sunod-sunod na taon may award po ako. Galing! Oh, 3 consecutive years. Oo, talagang heyday mo yan talaga, no? Ano yung secret doon? Teka muna, ano bang secret? Na-challenge ako. Oh. Constructive criticism ang take ko doon. Mm-hmm. Ah, dapat pagbutihan ko. Dapat magkaroon ako ng award. Mm-hmm. Kasi hanggang pagpapasexy lang daw ako. Oh. Naging motivation ko siya. Okay. Saan ka naman humugot ng emosyon? Yung mga experience natin sa buhay. Totoo ba? Yung from na paghanap ko sa biological dad ko. Yung mga, syempre, nagka-love life din naman ako. So, doon humugot ako. Pero minsan wala nang effect. Umaano na lang ako sa character mismo. Hanggang sa tagal ko sa industriya, parang alam mo na kung paano mag-motivate. Wow. Okay. So, kanya-kanyang formula yan, di ba? Technique, kanya-kanya. No? Kanya-kanya sa bawat artista. Mm-mm. Iba talaga. Meron talagang Aramina impact. Iba yung ano, yung may touch ng Aramina. Maraming mukha si Aramina. Ibig sabihin parang, sabihin na natin marami kang sinusuot na sombrero. Di ba? Like, yeah. You wear many hats. Like, daughter, child, sister, wife now, and mom. Mm-hmm. So, iba-iba. Isa-isahin natin. Mm-hmm. Parang kilala ka talaga bilang, well, first of all, bilang anak. Ano ang relasyon mo ngayon kay Chuck? Yung kay Daddy Chuck mo? Daddy Chuck talaga tawag mo? Dad Chuck. Dad yung Chuck. Yung isa, okay. Daddy Romy. Okay. Kasi lumaki ako, Daddy talaga yung ano. So, ngayon, yung isa, Dad. Para hindi ako malito. Dad and Daddy. I see. Okay. Yeah. What's your relationship now? Okay. Uh-oh. So, ngayon, wala na naman siya sa politics. So, nagbe-business lang siya. But, medyo matagal ko na siya hindi nakikita ngayon dahil sa busy schedule ko. Okay. Pag mga occasion na lang. Pero yung biglang kamalayan mo that you come from a political family. Kasi nung panahon ko bilang reporter, nako, si Mayor Matay, favorite namin yan. Oh, napakabait. Sobra. Ang tagal niya sa Quezon City, right? Sobra. So I'm sure biglang nag-research ka about their lives, yes, etc. So hindi ba dumikit sa'yo na meron ka rin dugong politiko? Dumikit talaga. Dumikit ano? Dumikit. Kaya pala ako, yung ma-charity. Oo. Kasi yung pamilya ko, ganun. Matulungin, may foundation. Correct. Oo. Tapos lahat sila soft-spoken. Pati yung tito ko, mga tita ko, nakita ko balakangin. Nakita mo mga lahat. Bigang built. Oo. Nung na-meet ko sila sa reunion, Kaya naman pala. Ngayon naiintindihan ko na. Oo, kung saan galing ang dimples mo. Dimples mo, kaya diba? Yung mga brothers ko doon, may dimples. Right. Yeah, I know most of them because that's how I grew up also. Mm-hmm. No? Soft-spoken nga talaga. Yes. Si Mayor Matay dati. Mm-hmm. We miss him a lot. Mm-hmm. So parang doon mo nakita yung mga
So parang ano yung feeling? Parang naging buo ka bigla? Parang... Yes. It was important pala. Parang ano, parang... There's something missing kasi nung lumalaki ako. Hindi ko maano, ma-figure out kung ano. Pero ngayon, na ano na, na-fill up na yon. Right. Yung emptiness na yon na hindi ko maintindihan. Oo. At si Daddy Romy, okay naman? Okay naman. Pero nung na-reveal na siya yung tatay ko, mga 1.5 years kami hindi nag-usap. Totoo ba? May niya ako kinausap. Oh, wow. Siyempre hurt. Oo. Eh siya nagpalaki sa'yo. Pero ang inano ko na lang, hindi ko na pinalitan yung apelido ko. Ayun. Nag-stick ako sa Reyes. I see. Oo. Para sa kanya. Sa pagpapalaki niya sa akin. And mahal na mahal ko siya. I see. How nice. Ganun pala yun. Sobrang ano siya. Kahit mahiwalay sila ng mami ko, ano siya eh, responsible. Mm-hmm. Responsible, nagbibigay ng allowance. Until now, kahit sa mami ko, nagbibigay ng allowance. Alright. Kahit kumikita na lahat, may asawa na yung mga anak niya. Nice. That's a... Yeah. All's well that ends well. Yeah. In the Reyes family. Yes. Correct. Yes. Okay. Okay, so bilang naman kapatid, minsan baka nakalimutan na po ninyo nagkaroon ng malaking headline na napakatagal sa mga balita noong mga panahon na yon. At ito yung parang hindi pagkakaintindihan ni Aramina at ang kanyang sister na si Christine Reyes. So tinatanong ko siya, hindi na daw niya matandaan. Nirefresh ko kasi pag mga ganun ayoko nang tandaan eh. Yes. Basta sa simple ano lang, parang nawalan siya kasi ng respeto sa akin. Na sobrang hurt na hurt ako. As an ate. Kasi yung pag-protect ko sa kanya, grabe. Kahit pag may mga intriga sa kanya, ako yung sumasagot, ako yung sumasalo. Pero nung pumasok ako sa showbiz, walang nagaganon sa akin. Ako yung nagdi-defend din sa sarili ko. Kaya napakaswerte niya na may kapatid siya sa industriya. I can say that, na parang na-hurt ako. Ba't mo nagawa sa akin to? May ganun. Kaya dumating yung point na nag-file ako ng kaso. Oo, umabot sa pag-file ng kaso, yes, sa sarili mong kapatid. Yes, pero ang ano nun is tough love. Mm-mm. Parang inano ko lang siya. Nilagay sa lugar. Nilagay sa lugar. And dumating sa point na pinuntahan niya ako. Nag-sorry siya. Okay. Nag-personal na ano. Pero, tas inurong ko na yung kaso. Mm-mm. And after that, sabi ko, hindi na dapat mangyari ulit to sa aming magkapatid. Right. And she agrees. Yes. Ngayon, hindi na kami, ngayon, mas lumawak yung pangunawa ko sa kapatid ko. At saka, may ano eh, iba-iba kasi tayo ng ugali. Basta, ang gusto ko lang sabihin, huwag niyo kaming pag-awayin magkapatid. Huwag niyo kaming siraan. Walang inggitan dyan. Mahal ko yung kapatid ko. Kasi mayroong mga taong, oh, mas magaling ka sa ate mo. Siyempre. Gagatungan nila yan. Hindi dapat usapan yun eh. Oo. Sabi ko, kapatid ko yan kahit anong mangyari. Naiyak ako, sorry. Oo nga. Masakit kasi yung part na yun ng buhay mo. Kasi, oo, kasi ako pa yung ate. Ako yung nagpoprotekta sa kanya. Oo. But now I'm very happy ah. Kasi... na ano na siya, happy siya sa love life niya. Oo. Totoo ba? Mm-mm. Yeah. Oo, kasi ang daming nanira sa aming magkapatid. Pinagsabong kasi yata talaga kayo ng press noon. Oo, hindi naman dapat. Oo. Kasi ate ako eh. Mm-mm. Hindi, wala, ni katiting na inggit or something, wala akong nararamdaman na ganun sa kapatid. Pero iba yung pinapalabas ng press noon. Oo. So, pero ngayon, all is well. Kaya nga, ang dami mo muna pagdaanan. Kaya minsan talaga, may paghuhugutan ka pag sa trabaho mo eh. Correct. Pero ayoko na ng mga ganyan-ganyan pagdating sa pamilya. Oo. Oo. Parang feel ko yan, kasi pagkakapatid mo, di ba? Oo. Talaga may nangyayari eh. Pero, blood sticker na nung ano. Water. And, pero hindi nawawala yung pagmamahal, no? Yeah. Kahit anong away nyo. Mm-hmm. Lalo na ikaw pa yung tagpastol, ikaw pa yung pastol. Mahal ko yan si Christine dahil pag... ano, nagpapatawag ang principal. Ako ang pumupunta. Ako nakikiusap sa principal. Bigyan niyo po ng chance yung kapatid ko. Yung gano'n. Ano man naman daw, mga elementary. Nakakatawa naman yan! Pero paano yun? So, walong kapatid. Tama ba? Walo o siya? Nine. Nine. Nine kami lahat. Nine tama, walo. Okay, walo.
And one is a special child. Yes. Hindi ko alam yun, ha? Na meron ka palang special child. She's, ano na siya, 31 years old. 31? Mm-hmm. And kailan ka naging very active sa buhay naman ng special child na sister mo? Since maliit pa siya. Kasi nung sabi ko nga parang lucky charm ko siya. Dahil nung nag-audition ako sa ang TV noon, hindi pa siya pinapanganak. Buntis yung mommy ko. Mm-hmm. Tapos nung nag-audition ako sa DATS, pinanganak na siya. Natanggap ako. Oh. So, parang swerte. Yes, 31 siya. So, ano na ako, almost 30 na rin ako. 30 years na ako sa showbiz. Oh, wow. Yeah, kung ano yung edad niya halos. Oo. Ano yung parang pinaka-challenge sa'yo? I mean, do you feel sad sometimes? Or never pumasok sa isip mo yun? Hindi naman. Ah? Kasi nakakatuwa siya eh. Really? Pag na-meet mo siya, hindi ka na niya makakalimutan. Lagi na niya babanggitin ang pangalan mo. Ganon. Tapos, pati yung mga kanta ko, kinakanta niya. Talaga? Mm-mm. Very, so, parang source of joy. Source of joy siya. Oh. Tapos, siya, kaya lang hindi siya pinapatira sa akin ng mami ko dahil tumataba sa akin. Ah, tsaka, pakain na lang pakain. Nagiging spoiled. Ano ang plano ng pamilya para sa kanya? Yung ganyan naman kasi, hindi naman pwede mag-asawa. So, habang buhay yan na commitment? Habang buhay na commitment. So, andyan siya. Siya lang yung ng family. Bunso siya eh. Ah, siya okay. Yung pinakabunso. Iyan yung sinunda ni Christine. Ngayon, nasa ang point ka na sa buhay mo na meron ka ng sarili mong pamilya, may asawa ka na, may mga kapatid ka pa rin. Are you still as invested in your siblings? 9 of them, manageable naman. Hanggang ngayon ba, ikaw pa rin ang pastol ninyong magkakapatid? Yes, hindi naman in terms of financial. Mm-hmm. Kasi may mga kanya-kanya ng trabaho. Pero pag may something na magsusumbong tong isa sa akin, about dito sa isa, hayaan mo na. Ganyan talaga. Intindi mo na lang. Tapos pagdating naman dun sa isa, kumaga pinapacify ko. Hindi ako nanggagatong. Okay. Oo, kasi mas maganda magkakasundo lahat. Oh, so, nice. Okay na. Kaya siguro natagalan na ako mag-asawa. Kasi, oo nga. Yes. Oo, kaya, dahil panayang alaga mo sa iba. Mm-mm, kasi gusto ko settled na sila lahat. Ilang taon ako kinasal, 42. Right. Mm-hmm. Naku, alam mo, tatanungin ko nga yun. Yun na nga ang sagot. Bakit natagalan ka na mag-asawa? Siguro dahil sa pamilya ko. I guess so, no? Di ako 45. Ha? 45 ako nag-asawa. Oh, appear. Ikaw ko appear, di ba? It can happen. Eh, kasi sabi mo, apostol ka. Di ba nga? Pag ganun yata, medyo nadidelay ang settle down mo. Right, right. And then, nagbunga ang pag-ibig. Sa past. Oy, nangyari naman yon. Umibig ka naman. Yes, so umibig naman ako and meron akong magandang souvenir. Yeah, souvenir, token. Yes, token. The one and only, unika, iha ko, si Amanda. And you didn't mind being a single mom? No. Talaga? No, not at all. Kasi sinabi ko noon, at the age of 35, sabi ko sa sarili ko, kasal man o hindi, dapat may anak na ako. Right, right, mm-hmm. Right. And you did? Yes. Okay. Mm-hmm. You don't regret it? Wala kang regrets? Wala akong regrets. Pero nung 34 kasi nakunan ako. Mm. 34 years old ako. Oh. So dapat dalawa yan. Oh, mm-hmm. I see. Oo. So ngayon, ano naman ang mga ambisyones ni Cordapia? Ni Cordapia, nako. Ang dami. Ayaw niya mag-artista. One time, gusto niya mag-vlog. Tapos ngayon, ang galing mag-painting. Oh, wow. Tapos sa academics, lahat excellent. Great. Yeah. Sobrang smart kid. Nagbabali siya. Ngayon, hindi ko alam kung anong talagang gusto niya eh. So, do you allow her gadgets? Sige nga, ikaw nga magturo sa akin. Alin? Paano mo dinidisiplina ang daughter mo pagdating sa panunood sa gadget? May time limit. Kasi kailangan niya matulog ng maaga dahil sa school. Mm-hmm. At sorry, nag-gymnastic pa siya. Good. So, there are a lot of physical activity. Yes. Tinuturoan ko siya mag-board game. Okay. Para hindi siya puro gadgets. Ah. So, minsan,
Mama, laro tayong Monopoly, tsaka Scrabble. Pero may sarili na siyang cellphone? Meron na. Okay. Meron na kasi nag-FaceTime ako, lalo na nung lock-in ako. Paano mo napipigilan yung mga pinapanood niya online? Nakaano siya, di ba? Like sa mga streaming ngayon, merong mga for kids. Ah, oh. Yung YouTube lang, meron siyang certain ini-scroll. Oh, oh. Tapos, chine-check naman namin from time to time. Ang hirap kasi sa mga bata ngayon, yung pagpigil ng pagtingin sa gadget. Yes. Di ba? Pina-check ko nga rin yung mata niya ngayon eh. Oo, para why. Sa ano. My kids have anti-radiation eyeglasses. Ah, meron din siya nun, kaso nakakalimutan niya suotin. Oo, kasi di ba, kailangan lagi mong bitbit. Oo. O kayo ni Dave. Mm. May balak? May balak. Next year. Yay! Scoop! Scoop! Next year! Scoop! Oh, sabi ko, work muna ako. Oh, yan ka na naman. Mapipigilan na naman yung... Parang ikaw lang, puro work. Puro work. Sabi ng mga anak ko, Mama, why do you have makeup? Where are you going again? Diba? Oh, diba? Ano sila? Where are you going? Why do you have... Bakit kami makeup? Ba't ano? Ba't nakaayos bakit ganyan? Bakit nakalabas ang kotse? Tapos minsan, pag medyo sexy ang suot ko, Mama! Mama! Tinuturo niya, tataas niya. Totoo. Ganyan din ang boy ko. Where's your jacket, Mama? Hindi mo lang siyang galing yun, ano? Nakakatawa, 4 years old. Talaga, bad streak ng parent ko, ha? Oh. Okay, so... Wow, next year, are you ready? Ano sabi ng doktor, you're physically able? Yes, wala namang problema. Kasi nagkaroon na ako ng anak. So healthy pa yung mga eggs ko. Mm-mm. Madami pa daw akong eggs. Wow, so, sana marami pa rin next year. Yeah, enjoy it while it lasts. Kaya nga. Hindi ba? Oh, yun. But before the children, syempre, umibig muna siya ulit. Pero ito, pang matagalan na at pang malakasan. Yes. Okay. Paano mo nakilala si Dave? Aksidente na yung pag-meet ko sa kanya. Sa isang event. Okay. Hindi rin naman ako na love at first sight. Chinaga naman niya ako. Ay, kwento mo yon. Ang ganda ng kwento ni Ara tungkol dyan sa hindi talaga tumigil si Dave. Hindi. Oo, hindi mula talaga. Nang makilala ka. Hanggang pandemic, hindi siya tumigil. Oh. Yung mga kasabay niya tumigil na ng pandemic. Siya tuloy-tuloy pa rin. Talaga? Oo. Pero yung ligaw niya, ligaw ano, yung kaibigan, concern. Oo, hindi yung ano na, I like you agad, I love you. Hindi ganun. Okay. More on friendship. And then, ano pa na itawag? Magbigay ka naman ng konting details talaga. Ano siya? Kunwari, kamusta? Kumain ka na? Kamusta work mo? Mahirap ba yung work mo? Yung ganun. Conversation sa text. Pero siyempre, halata mo na yun. Halata ko na. Oo. Pero ayoko kasi yung hindi ako makatulog. Di ba may mga ganun? Hindi ako makatulog. Iniisip kita. Parang... Sa age mo. Scary. Scary parang yun. Sa age mo, may ganyan. Okay. Oh, diba? So, parang nakuha niya yung timpla mo. Nakuha niya yung timpla ko. Parang direct to the point, minsan pag may ano ka, may time ka, dinner naman tayo. Oh, nice naman. Yung ganon, hindi yung parang cheesy agad. Na, correct. Diba? Oh. Medyo ano ako sa ganun eh. So, gano'ng katagal naman itong ligawang hindi ligawan? 2 years. Tagal din, ha? Kasi busy ako, nagla-lock-in taping ako. Tapos sabi ko sa sarili ko, kung sino ang magiging next boyfriend ko, dapat yun ang mapapangasawa ko. Kaya sineryo, you took your time. I took my time. Hindi ko minandadali na, naku, 40 na ako, paano ba yan? hindi ako nagmadali na ganun. Oo. So, paano mo nalaman na ito na, ikaw na nga siya? Mm-hmm. How did you find out? How did you know? Meron siyang pinresent sa akin. May binigay siya sa aking envelope. Sabi ko, ano to? Naisip ko, ano ba to? Lupa ba to? Ano ba to? Pagtingin ko, single na siya. Annulled na siya. Doon okay. Sa previous wife niya, na matagal na rin naman silang hiwalay. Uh-oh. Which is kaibigan ko rin. Hi, Irish. So hinintay rin pala yun kasi. Oo. Parang... Hindi ako masyado eager na mag-entertain sa kanya kasi alam kong may previous wife siya, tapos hindi pa siya annulled. So parang, okay. So, hindi ko alam, all throughout na nang
pumuporma siya sa akin, inaasikaso na niya yung annulment niya. Ayun. Nung na-meet niya ako, dun daw niya sinimulan yung annulment niya. Ah, okay. Kasi meron naman din siya naging girlfriend na wala, hindi niya inasikaso. Siguro na feel niya ako yung the one. Okay. Pero sa iyo, okay, tapos annulment. Pero sa karakter, ano, what about him told you na ito na yung forever mo? Yung pagiging persistent niya. Kasi, di ba nga sabi ko nga sa'yo, may mga kasabayan siya. Nag-disappear na. Nung pandemic. Pero siya. Ayaw tuloy nila lumabas ang bahay. Oo, pero, ayaw nila lumabas. Para lumigaw. So, siya nagtuloy-tuloy. Ayun. Oo. Okay. Parang meant siguro talaga ako sa kanya. Ang ganda ng wedding, ha? Oh, thank you. Lalo mo yung mga pictures nyo sa Instagram. Like ako ng like doon, ha? Oh, thank you. Oh, ganda ng mga pictures na yon. Thank you, thank so, you. So, sino nagplano lahat? Di ba he was so active? Ako. Ikaw ba lahat? Ako lahat while nasa lock-in taping ako. Talaga? Two to three months preparation. Well, it was magical. Oh, thank you. Wasn't thank it magical you. Yes, for you? Yes, it is. It is. Oh, kasi natupad din yung dream ko na buong pamilya ko andun. Yes. Yun two ang dads. Yun ang pinaka-importante at lahat ng mga kapatid ko. Two dads and a bride. Oh, na medyo naging issue pa yan. Sino maghahatid sa akin? Oh, anong ginawa mo? Teka muna, anong pa nga pala ending nun? Dalawa sila? Ano? Hindi na lang ako nagpahatid. Ah. Sabi ko, yung anak ko na lang unang maglalakad. Parang ihahatid niya ako. Then ako. Kasi sabi ko, ano na naman, di na naman na ako dalaga, may anak na ako. So, wag na ang hatid. Kasi yung gown ko, ganun eh. Paano yun? Ang sikip ng aisle. Correct. Oo, tama. No? Ah, okay. Happy solution. Lakihan ng gown. Lakihan ng gown. Para wala nang maghatid. Oo, para wala nang maghatid. Correct. Lakihan ng gown. Paano mo nababalansin lahat yan? Nanay ka, asawa, negosyante, at nag-aartista ka pa. Yes, yes. How do you do it? Siguro pag gusto mo yung ginagawa mo, namamanage mo yung time. At saka dapat magkaroon ka ng asawang, ano, yung understanding. Which brings me to the other hat that you wear, which is, natuto kang magnegosyo. Yes. Oo. Natuto akong magnegosyo. Eh kasi dami mo rin tinutulungan. Dami kong tinutulungan. Mm. Tapos, hindi ko alam kung saan ko nakuha yung pagiging ano sa negosyo. Siguro, nakagisnan ko rin kasi si Daddy Romy. Yes. Bit-bit niya ako sa opisina. May Hazel Marble siya dati. Pinangalan niya sa akin. Yung nagtitinda kami ng marble. Right. Tapos, bit-bit din niya ako pag nakakabenta ng sasakyan. Oo. So, na-expose ako sa negosyo dahil sa kanya. Ano-ano ng klaseng mga negosyo ang pinasok okay, mo? Okay, meron tayong ano, yan, ito, restaurant. Pero bago itong Hazelberry, meron akong mga previews. Nagkaroon ako ng Ara and Heidi Video House. Oh. Di ba nauso yung mga video rentals? Yes. Nung di pa uso ang pirated tapes. Yes. So, pirated talaga. So, nung wala pang Netflix noon. Wala pang Netflix noon. Ewan ko kung makaka-relate sila sa atin. Yes. So, nauso yung pirated, humina yung business. Mm-mm. So, sinarado ko siya. Ara and Heidi, kasi Heidi yung pangalan nung sumunod sa aking kapatid. Mm-mm. So, hindi naman kami nagre-renta sa pwesto. Sa Santolan yung nakapwesto. Tapos, may mga invited pa akong mga artista noon sa opening. Wow. Kasi artista na ako noon. Uh-oh. Tapos, nagkaroon din akong casting agency. Ah. Nagka-cast ako ng mga talent sa commercials. Ah. Posh models, mga 4 years din yun. Oh, wow. Okay. Yes. Isa sa talent ko, si Uma Kuni. Yung pumasok sa PBB. Right, right, right. Mm-hmm. Talent ko yun sa commercial na pumasok ng PBB. Ah, so sanay ka rin sa ganun talent management? Yes, yes. Oh, wow. Okay. So ngayon, minamanage ko ngayon yung pamangkin ko sa Star Artist, right. Star Center. Yes. Ng Net25. Mm-hmm. I see. Okay. So, but si Christine, nag-co-manage ako. Mm. Si Christine Reyes, pagpasok niya sa Starstruck noon. I see. Co-manager niya ako, tsaka sa pagpasok niya sa Viva. So, ikaw rin ang nagtuturo pa paano ang galaw? Para mag-guide. Right. Para mag-guide. Tapos eventually, nung marunong na siya, okay. Binigyan ko na ng freedom. Tapos, ano pa ba mga naging negosyo ko? Ngayon, meron akong beauty skincare. Right. Meron yung Ara Secret. Tapos meron akong Ara Colors Cosmetic. Ah.
cosmetic line, tas meron din akong The Ara Homes. Eh kasi naman aminin na natin, talagang negosyo is life. Yes. Kasi kung aasa ka sa showbiz, wow, eh ano sa kapupulutin? Tsaka gusto ko yung may ginagawa eh. Ayoko yung pag wala akong shooting o taping, parang wala, yung gusto ko active. Right, right. Yeah, so malalaman natin pa yung ibang pinagkakaabalahan ni Ara dahil ito na yung babaeng walang pahinga. Parang ako lang, ganun. Oo, parang ikaw lang. And what are we doing here in the kitchen of Miss Ara Mina? Okay. Siyempre. Nako, ito na naman, may bago ka na namang balak eh. Bago akong papatry sa'yo. Oo, may ako, okay ako dyan ha. Okay talaga. Mm. Kahit na anong kainin dito sa kanyang cafe, it's so good. Oh, masarap you. Talaga. Thank you. Bakit ang galing mo magluto? Saan mo nakuha yan? 14 years old ako, nagbe-bake na ako. Ah, mahilig ka talaga sa baking. Bago ako mag-artista. Tapos nung nag-artista ako, na-stop ako mag-bake. Tapos? Tinuloy ko lang noong 2012, nag-enroll ako sa ISCAM. So sa culinary. Naging professional na. Yes, naging professional na. Now, she is planning to teach mothers how to bake. Bakit? Kasi pwedeng pangkabuhayan. Yes, pwede online pangkabuhayan. Selling, online diba? Selling. Iba-ibang ituturo namin sa inyo. Which is, starting this year. Wow. Oo, magtuturo na. So may school ka dito rin? Dito na mismo. So ang gagawin natin ngayon ay cream cheese frosting for the red for velvet. For the red velvet cupcakes. Okay. Unang rekado ay butter is life. Unsalted butter. Dapat unsalted ha, kasi kung ayaw niyong maalat ang inyong frosting. Okay. Tapos cream cheese. Mhm. At syempre hindi niya sasabihin sa ate kung gaano karami kasi trade secret 'yun. Okay. Kailangan yung mag-enroll. Kailangan yung mag-enroll sa akin. So, ang gawin muna natin, gagamitin ko tong handheld. Nag-start kasi ako sa handheld bago ko maka-invest sa mga ganitong mixer. So, diyan ka sanay. Sanay na rin ako dito. Pero kailangan mo na talaga ng effort, magkakamuscle ka dito. Good for the arms. Mm-mm. Kasi ito yung mura-mura na ano, kung budgeted lang ang puhunan mo, correct. Mag-invest ka sa handheld. Mas maganda yan kasi naano mo, nakokontrol mo. Nakokontrol. Pero, syempre, para iwas ngalay. Ito. Oo, yun ang ganyan. Pero, ito na lang gagamitin natin. And then, put the vanilla. Maglalagay tayo ng vanilla. Pampalasa yan. Okay. Ganyan pala ang ano, frosting. Mm-mm. Butter and cream cheese. Oh, yan ang itsura niya. Yan ang itsura niya. Okay, and then? Tapos, konti-konting sugar. Powdered sugar. Powdered sugar. Ano bang sikreto? Sabi ng mami ko, tikim ka ng tikim, tikim ng tikim. Tikim, yes, pag ano. Dahan-dahan. Tapos, kailangan i-scrape. I-scrape mo lang para dapat paunti-unti ang powdered sugar. Kasi, ay, hindi lahat. Ay, ilalagay mo lahat ito. Yes. Ano yung niluto mo na talaga napawaw si Dave? Yung talagang biglang, you are the one. pagkakain niyang ganon, ikaw na talaga ang papakasalan ko. Ano yun? Actually, wala nga akong pinatikim sa kanya na luto ko. Pinakasalan niya ako. Totoo ba? Yabang mo, girl, ang haba ng hair mo, ha? Talaga, wala kang effort? Hindi naman. Akala ko, porkit masarap ka magluto. Ganyan na. Hindi pala yun. Hindi pala yun ang sukatan. Sige na nga, anong kiliti ni Dave? Yun na lang kwento mo. Anong kiliti? Simple lang. Ano lang, sabihan mo lang siya ng ano. Pogi-pogi mo. Mga ganon, ganon. O kaya miss na kita. Ganon. Mababaw lang siya. So, babalik pa ba siya sa politika? Ayoko na. Ay, ikaw yung may ayaw. Ayoko. Nakahalata po sino ang boss sa pamilya. Hindi, kasi magaling siya sa negosyo. Right. Sayang, because sayang. Because Dave is really known to be a businessman. Yes, na-feature mo siya before. Oo. Mas una pa kayong magkakilala ni yeah. Dave. Kesa you were kami. Friends before. Nagulat nga ako biglang, Diba? So, pagpipilian yung politika o kaya baby, ang pinili nila baby. Mm-mm. Diba? So, that's something to look forward to. So, yan, konti pa para wala siyang buo-buo. Kasi, pero hindi dapat siya ma-overmix dahil hindi maganda ang kalalabasan.
Almost done. Okay. Akala ko parang kutsa-kutsara lang. Kailangan pala ilagay dyan para makontrol. Kailangan, tsaka meron niyang nabibili. Kailangan mag-invest sa ganito, yung nozzles. Yes. Ay, yun pala. Ay, para siyang rosas. Flowers for you? Oh, hindi ba? It's a flower! Wow, I love it! Tada! Yan. Wow! Ah, I got it in the ito, first ito, try! Ito, the one in this cake! Oh, di ba? See? See? I told you, I'm not ng bobola. Ayan na. Marunong siya and talaga. And then, the best part is toast to success. Oh, ayan. Yan.